Brothers on the Wheels, welcome sa Sork Moto at welcome sa ating bagong serye, ang Sork Moto Kwentuhan. Now, ang ating episode ngayon, pag-uusapan natin ang aking motorsiklo. Iyan yung Rusi Classic 250, also known as Patricia. So, bakit ba natin siya pag-uusapan? Siyempre, dahil 4 na taon ko na siyang gamit, to be exact, 4 years and 3 months. I-share ko sa inyo yung naging problema, performance, modification, and maintenance na ginagawa ko sa aking motor. And bago muna at lahat, gusto ko po sanang batiin ang lahat ng ating mga subscribers and followers dyan sa YouTube and Facebook. Maraming salamat po sa binigay niyong suporta sa Sork Moto. It means a lot para sa amin, magtatay. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel and Facebook page, please consider to subscribe at hit nyo na rin ang notification bell para na-update kayo every time na may bagong episode ang Sork Moto. And like and follow naman ang aming page dyan sa Facebook. So without further ado, let's get it on! Okay, problema, wala naman masyadong major ang binigay sa aking sakit ng ulo o problema nitong motor na ito o ni Patricia in 4 years in 3 months kong gamit, mga brothers. Una ko naging problem dito, mga siguro that was gamit ko siya ng 1.5 years pa lang, is nag-leak yung oil fork niya, yung oil fork seal dito yung sa part na yon. Ayan, yung pag nakaharap ka, itong left side niya. So nag-leak to. Bali binilang ko lang naman ng panibagong fork seal sa Rusi. Isang pares niyan is 350. I remember, matagal na rin kasi mga 2018 pa 'yon. And then bumili ako ng fork oil para sa may langis kasi yan eh, no. 2 bote na rin pinapalitan ko parehas. Around siguro mga 30 o 50 pesos ata isang bote. Siguro mga wala pang 500, mga brothers, napa-refer ko na siya, nagawa ko na siya. And then sa labor naman, wala akong binayaran sa Rusi since yun naman yung labor is lifetime. Ewan ko lang ngayon kasi binago na naman ata ng Rusi yung pagdating sa agreement natin o yung warranty agreement nila pagdating sa mga bikes natin. And then ang sumunod kong naging problema dyan is itong knuckle bearing, ito. Dito sa parte ng T-pose. Pag sumasamang hindi pa nakakaalam ng knuckle bearing, dito po yan sa T-pose. Itong bearing dito. Kaya po nai-steer natin yung manibela. Nagka-problema yan yung nung nag-off-road riding kami kasama yung mga taga-Sambaleño. Then pag uwi ko, hindi ko pa napansin yan. Napansin pa yan ng kaibigan kong mekaniko na hindi na ganun kaganda yung steering niya. May pumipigil, no? So, ibig sabihin, pag ganun, mga brothers, is basag-basag na yung mga ball bearing sa loob na itong T-pose. So, nagpalit ako nun. Bumili ako is nasa 180 lang ata, no? So, yung counterpart niya is pan TMX. And then, nag-search ako sa YouTube kung ano yung mga tutorial. So, nakita ko nga pala yung tutorial kala Sir Henry Ang. So, shoutouts nga po pala ulit kala Sir Henry dyan sa garahe nila and also kay Sir Marty and kay Sir Leon. So, sila po yung nagtuturo about sa maintenance ng Classic 250 natin. And then, kung interesado kayo sa mga ganung vlogs, mga tips kung paano mag-maintenance, so mag-subscribe po kayo sa kanya. Yan po yung ampyesa ni Henry Ang sa YouTube nila. So, yun, nagawa ko yon yung knuckle bearing. And then, sumunod ko namang naging problema dito, yung turn signal lights na punde. So, madali lang naman yun eh. So, isang ilaw lang naman. And then, pinalitan ko na lahat para pare-parehas na ulit na bago. After 4 years, no, napundi yung isa. No? Tapos, pinalitan ko na. So, ito yun. Kano lang naman yan? Mga 10 piso lang naman ata. And then, what else pa ba? And then, yung last, yung battery. Actually, yung battery nito, yung stock nito, tatagal eh. Ako, na-accidente ko lang. During ng mini-mintin ako, nilalagyan ko ng distilled water kasi every time nag-change oil ako, nilalagyan ko ng distilled water. Palagay ko kasi doon siya tumagal eh. Nabitawan ko, mga brothers. So, nabasag yung part ng nabasag sa side na part ng battery. Doon, nagkaroon ng leak. Nasira na siya ng tuluyan. Hindi ko na siya masari. So, bumili ako ng bago. So, binili ko pa rin is hindi maintenance free. So, maintenance lang. Kasi mas gusto ko yun eh. Nalalagyan ko ng distilled water. I think
pagka ganun yung style, tumatagal yung battery. Pag time to time lalagyan natin. Pero it's up to you, kanya-kanya naman tayong preference pagdating sa battery. And at else pa ba? Wala na akong maalala sa 4 years. Yun lang yung mga na-encounter ko, no? Wala naman akong major na nagbukas ng makina. Ano pa ba? Na tumirik sa daan. Hindi ko pa na-encounter dito sa motor ko. At maraming salamat, hindi niya ako pinabayaan, mga brothers. Ano pa? Yun, naplata na ako. For the first time. Pero naplata na ako, hindi sa daan, no? Swerte ako dito na sa garahe. Kasi ano eh, ang nangyaring plat niya, hindi dito sa ibabaw ng gulong, nasa likuran. So, ibig sabihin, mga brothers, eh yung nagplat sa gulong ko is itong rayos. Dahil nang chinek namin, yung pinaka may gomen, di ba, sa rayos, sa gitna, eh manipis na. So, tumusok na yung rayos dito sa interior ng gulong. So, pinalagyan lang naman ng panibagong gome. Di ba, gumugupit na naman mga interior, yung mga vulcanizing shop. Alam niyo naman yung mga Pinoy, magaling sa improvise pagdating sa ganyan. So, yun lang. Okay na siya. Modification. Well, wala naman ako masyadong major modification dito sa motor. As you can see, for 4 years, alos stock pa naman, makikita niyo naman mga brothers, na in stock condition itong Classic 250 ko, o eto si Patricia. Pero may mga light modification akong ginawa sa kanya na nakadagdag ng konti sa performance. So, unahin natin yung sprocket, no? Ang pinaka-stock kasi ng sprocket ng Classic 250 is, I think, is 1548. Hindi ako nagkakamali, pero correct me if I'm wrong, ha? And then, pinalitan ko ng 1751 kasi yan yung tip nila Sir Henry, no? So, ibig sabihin, mga brothers, pagka para sa akin o para sa kanila, eh, pag mas maraming ipin, eh, mas maganda yung takbo ng motor. Hindi hirap, no? And then, pagka tinignan nyo yan sa chart ng sprocket combination, pagka dinivide mo yung 17 by 51, lalabas is 3.0. So, ibig sabihin, meron kang hatak, meron kang dulo. So, iba-iba yung preference pagdating sa sprocket combination eh. Kasi depende rin yan sa motor. Alam ko, pag Raider is 1442. Then, meron din sa Cafe 152 ng Euro QA is 1545. Meron pa nga 1648. Depende yan. Kung gusto nyo i-setup ng may dulo o gusto nyo naman i-setup ng may hatak. So, ako, ang gamit ko rito is 1751. Well, dito kasi sa amin is maraming papanik eh. So, pag yung sa ganung setup ng sprocket, eh, hindi siya hirap. Kahit meron akong backride, mabigat man o hindi, okay na okay. Tsaka maganda yung dulo niya, maganda yung arangkada niya, hindi hirap yung makina, nag-less yung vibration. So, yun yung nabigay ng benefit sa akin ng sprocket combination. And then, nagpalit ako ng spark plug, no? Pinalit ko dyan is yung Denso Iridium. NGK, the best yan, marami ako nakikita ng magandang review niyan. So, yung spark plug, para syempre, mas maganda yung starting ng motor, maganda yung sunog ng gasolina, yan. Tsaka, dagdag konting acceleration na rin, sabi ng iba. So, what else pa ba? Sa lighting system, nagpalit na ako. So, ito is LED na. Kasi ang stock kasi ng Classic is bulb type, no? H4. And then, hindi siya 35 watts, mga brothers. 25 watts lang siya. So, mas maliit yung, ano niya, yung bulb niya, yung ilaw niya. So, pwede mo naman palitan. Pwede ka magpalit ng Osram. Dati naka Osram ako eh. Eh, ngayon, nagpalit na ako ng LED. Sa Lazada ata siya, pinabili ko to around nasa ano lang eh. 200 lang. Mga 200 plus kasama yung shipping. And then, nagpalit din ako ng park light na LED made na rin. Pero depende rin, marami rin naman din na aftermarket na LED na headlight eh, na mabibili na ngayon, around 1,500 to 2,000. So, pwede nyo rin ipalit sa kanya yan. Pero ako kasi, mas gusto ko pa rin yung stock kasi may chrome siya eh, which is ito yung pangalawang kulay ng motor ko, yung chrome. And then, nagpalit na rin ako ng gulong. So, ito pa rin naman, pero yung size lang, no? Yung bali, bumili ako ng gulong ng Classic, stock ng gulong ng Classic, na panglikuran 4.5. So nilagay ko na rin dito sa harap. So parehas na pong 4.5 itong gulong ko, no? Harap at likod po 'yan. Parehas din naman eh yung liko niya, yung sa stock pa rin medyo may kabigatan kasi to eh. Itong Classic pagka nililiko. Lalo na sa kurbada. So pagka nililiko ko siya, ano bang tawag doon? Outleaning, ganun. Pag ganyan. 'Yan.
So ganun ko siya inililiko. And then ang ganda rin kasi noon, pag naglumiliko ka ng paganya, nakikita mo na kagad na nabubungad mo na kung ano yung meron sa daan. 'Di ba? So isa sa mga safety rin 'yon. And then pagdating sa suspension, mga brothers, nagpalit na rin ako ng shock ng TMX. So ang original diameter po ng Classic 250 is a 340 mm. Yung taas po ng shock niya. And then may baso 'yon eh. I think is a oil type 'yon. May langis po 'yon. And then nagpalit ako kasi medyo matigas kasi 'yon eh. So yung iba may ginagawang modification, sinusundot nila, binabawasan nila ng pressure, pero hindi ko alam kung recommended 'yon. Well, mabalik ako. So pinagtanong ko siya ng pang TMX. So ang size ng TMX ng shock niya is a 320. So bumaba ako ng 10 mm. I think ilang inch ba 'yon? Hindi ko sure kung ilang kung 1 inch 'yon o ilang centimeter 'yon. Hindi ko masyadong saulado yung conversion. Pero bumaba naman siya ng konti. And then wala naman akong sayad pagdating sa likurang gulong kahit may angkas ako. At saka mas nagustuhan ko yung pinalit kong shock sa kanya kasi all chrome eh. Ayan ah. Yeah, mas kumanda tingnan. And then pansin niyo na ito yung pinaka parang modification na major modification na ginawa ko sa Classic ko is itong handlebar. So marami na akong mga pinalit na handlebars, mga brothers. Nagpalit ako ng low rise na black and chrome, and then ito nabili ko sa tropa kay Kuya Roy. So shout out sa iyo, Kuya Roy. Naka Boss 150 po siya, no. Nagpalit siya ng handlebar, stock niya sa na handlebar sa Boss, binili ko sa kanya. So ito na po yung nakakabit. So yung handlebar po na ito is yung pang-cruiser bike. So maganda naman, no? Mas nagustuhan ko kasi mas classic yung dating, tsaka yung tindig ng motor. Tsaka sa riding comfort, ayos eh. Walang ngawit eh. Siguro ganyan na talaga, mga brothers, pag nagkakaedad na, ayaw mo na ng takbong pogi. Pero yung clip-on ko, mga brothers, nandyan pa rin, tinabi ko lang. Kung sakaling manawa ako, minsan kasi nananawa ako, pwede ko naman ikabit ulit yon para cafe racer look na naman siya ulit. Skid plate. Umorder ako niyan kay Sir Jake Guerrero ng JFG Custom. Tama ba? Yung ba'y pangalan ng ano niya? No? So kay Sir Jake. So ito yung skid plate, mga brothers. Ayan. So nakakadagdag yan ng format, at the same time sa mga talsik ng putik, mga maliliit na bato, minsan nakakagasgas yan sa makina eh. So ito yung yun yung kagandahan sa skid plate. Pag may meron ka, napiprevent niya yon. Dito yan. Ayan, yan yung skid plate. So what else pa ba? Wala na naman ako masyadong binago dito. Etong edge guard, matagal ko na itong kinabit. Ayan, nabibili yan sa mga local shop. Edge guard, thermal wrap, to put some thermal wrap on it. Yan, lagay ko sa tambucho para mas naaning init, no? And then protection na rin, yun lang, medyo makate. Stickers, bag, nilagyan ko ng bag pero ngayon tinanggal ko na. Yung plaka, pinagawan ko ng custom plate. Tapos yung muffler, pinakita ko naman sa inyo last time na binutasan ko yung likurang bahagi para magkaroon ng base. Yun lang. For the modification in 4 years. Ayos na ako doon. Satisfy na naman ako doon. Wala na ako masyadong babaguhin. Pero siguro kung ilalabas yung bagong Rusi Classic 250 na version 3 na FI, bibili ako ng upuan noon. And also yung side mirror. Nagustuhan ko kasi yun. Nakita niyo naman doon sa ano, diba? Sa preview episode natin. Ganda naman talaga eh. Talagang tululaway tayo doon eh.